Doon po sa video, nagwawala po itong dating pulis at may hawak ng pamalo. Ano pong problema niya? Hindi na po namin alam kung ano yung problema niya. Gumagawa lang po yung bait yung anak po. Okay. Yun yung sinagasaan niya po yun. Mayor Gupit, Purok Leader. Sir, bakit niyo kayang awatin to yung pagsisiga-sigaan nito? Hindi po, lagi po namin itong nirespendihan. Talaga ayaw lumabas ng bahay pag gumawa ng kalokohan. Marami pong blatter sa akin to, sir. Mag-reklamo. Major, kilala niyo po itong si Emerson Santillan, dati pong pulis ito? Nabalitaan lang po namin kung anong nangyari sa kanya. Siya ay nakasuha ng extortion. Nakahuli sila ng related sa illegal drugs. Tapos hindi agad nila na-inquest. Tapos yung pamilya, nahingan yata ng pera. Ah, huli daw. Parang ganun siya yata ang nangyari dati. So ngayon po, Major, nagsisiga-sigaan po siya sa kanilang lugar? Opo, sir. I-coordinate ko po, sir, properly, sir, sa substation na nakakasakop at isabihin ko na rin po, sir, na ito, sir. Sir Noel, pupunta kami dyan sa inyo. Sasamahan po namin kayo sa kapulisan para magsampan ng kaso sa korte. Okay, sir? Okay po. Salamat po, sir. Please. Magandang tanghali po, Sir Gupit. Gusto lang po naming malaman kung gaano po ba nakakaperwisyo itong inireklamong dating pulis na si Emerson Santillan. Kamusta po ba siya dito sa inyong lugar? Anong klaseng kapitbahay po siya sa mga tao dito po sa inyong lugar? Sa totoo lang, ma'am, ito pong mga reklamo dito sa mga kapitbahay, yung tungkol sa mga pambabato sa bahay, pangaharas sa mga kapitbahay at sa mga kabataan. Ito po, nakablatid po sa akin. Yung mga reklamo po sa kanya. Kagaya po nito, itong si Jima Rigala na nagpablatid dito na tungkol sa pangaharas, pinagmumura sila at pinagbamandaan na gigilitan ng liig pag nakita yung pangalan na Munmun, yung anak ni Jima Rigala, yung kapitbahay niya. Yun lang, talagang tinatakot niya na ano. Ito, naka-blatter po dito sa ano, may blatter po dito. Kumbaga, halos lahat ho pala ng reklamo laban sa kanya, ipatungkol talaga sa pakikitungo niya kung paano siya makipag-usap. Mostly po ata, nababanggit ninyo, puro banta ang ginagawa niya pala dito sa mga taong ito? Ito, totoo po yun. Ito po yung blatter. Pinagbabantaan na pag nakita daw, gigilitan niya ng liig. Yung mga kabataan na ito, marami po ito, yung grupo ng mga kabataan na taga rito po sa Pistin, Pakisto. Kailan po nagsimula yung magkaroon po ng blatter laban po sa kanya? 2019 po. Nagsimula 2019, 2020, itong 2021, bumalik dito yung isang nagre-reklamo tungkol sa kanilang Infinity Dress Shop. Yung online taga Cavite po, taga Bulacan, taga Pangasinan, at may taga Quezon City, Pasig. Marami pong blatter dito sa akin na ma'am, napakarami na. Yung isa nga po, yung taga nakatira sa kondo yung nanay, ikakasal nila yung anak nila kinabukasan, wala pa yung gown. Kaya nga po, talagang galit na galit po doon yun. Galit nung pumunta rito, naka-kotse pa eh. Talagang ano eh. Iwag ko ano, hindi na po bumalik sa akin yun eh. Maliban po yung nangyari kila Tatay Noel at sa mga anak niya nitong nakaraan lang ho, meron po bang sumunod ulit na insidente na siya ulit ang inireklamo? O, yung isang tungkol po sa mga kabataan po. Ay, ito ngayon, yung sumunod na kay Noel, wala na po kasi nga dinampot siya ng NBI yata, yun, o polis. Kailan ho inangyari to? Mga nakaraang ano, mga siguro mga 2 weeks ago. Yun lang po, pag after na mareklamo siya sa kay Sir Rapi Tulpo,
yun, after 3 days, nadampunta po siya dito. Baka ho sa ibang kaso ho siguro, yung ano niya. Pero hindi ko po, ano, basta kinuha po. Halos isang linggo yata nakulong, tapos nakalabas na po. Sa ngayon, sir, dahil na-ere na po itong si Sir Emerson at talagang nabalandra na po natin yung kanyang pangalan at patunay po ang inyong blatter dito ho sa inyong purok na kung gaano po siya nakakaperwisyo sa inyong mga kapitbahay. Kamusta po siya sa ngayon, sir? Nag-iingay pa rin po ba siya? Gumagawa pa rin po ba siya ng gulo dito sa inyong lugar? Eh, sa ngayon po, wala po ako naririnig. Nandiyan lang po siya sa loob ng bahay niya. Wala na po siyang mga ginagawang hakbang na mga gano'n na ginagawa niya dati, pananakot sa mga kapitbahay. Medyo mula nung nadampot siya, medyo bumait siya. Parang gano'n na pakiramdam. Basta yun lang ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi kagaya dati na siga-sigaan dito sa lugar na namin. Maraming salamat po. Yun lamang po. At least ngayon po napatunayan natin kung gaano po kalaki ho yung naibibigay niyong perwisyo sa inyong lugar. May nais po ba kayong sabihin or iparating po sa mga kapitbahay natin dito sa inyong lugar patungkol po dito sa sitwasyon kung sakali man pong may mangyari ulit? Sa aking mga nasasagupan ng mga residente, kung yung mga nagpa-blatter dito, lumutang sila kung gusto nilang magreklamo. Kasi may blatter naman sila dito eh. May supporting documents naman. Lumutang sila kung gusto nilang magreklamo. Ituloy na nila kung gusto nila. Yun lang naman aking hiling ko para ano naman, para magbago rin. Siguro tao lang tayo para baka sakaling magbago pa si Emerson Santillan kasi bata pa yan eh. Mga bata pa rin yung mga anak niyan. Yun lang po masasabi ko. Ayon sa akin, nung binilang ko nung nakarang linggo yan, 14 po yung may blatter sa akin dito. Ito po ngayon, ito po yung mga tauhan niya na nagusumbo ni sa akin na hindi pinapaswildo. Yan, naka-blatter po yan. Tagabukid po itong mga to. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Noel at Ma'am Joy. Nais lang po sana namin kayo personal na makamusta matapos po kayo makalapit sa programa ni Sir Rafi. Sa ngayon po, na-tense kami mula nung nagsimula yon. Natakot na rin, natatakot rin kami. May mga parinig yan sa amin. Dito sa amin. Katunayan nga, binipityo nga yung mga anak ko habang gumagawa ng bike. Hindi namin alam ang dahilan kung bakit nagbipityo sa amin, sa mga anak ko. Kaya mula nun, matatakot na rin kami. Kasi minsan pag dumadaan yan, nagpaparinig sa amin din yan. Kamusta po bang inyong relasyon bilang magkapitbahay nito nila Sir Emerson? Wala naman po mga problema eh. Magka ano naman, wala. Wala kaming pagkakagalit. Yun nga po, nagtaka lang kami. Yung ganyan na lang ang pakikitungo niya sa amin. Yung pagbabantaan kami, kasi yung magpaparinig na magnanakaw. Ano po bang ninakaw namin sa kanya? Nagkakausap kami, nagkakapuntuan. Pero nung lumaon na nabalita ako na wala na siya sa servisyo. Parang naging masungit sa amin. Kaya hindi ko narinig. Kasi ako naman, palatango ako dyan sa lahat ng tao. Kahit hindi ko kilala, kilala ko lang sa mukha. Tinatanong ako lahat ng tao. Pero po siya, pag tinango ako siya, hindi naman siya nagre-respond. Kaya napapahiya na ako. Hindi ko narinig siya tinatanguan. Nung nasa servisyo pa yun po ma'am yung si Emerson na yan, sa totoo lang, naging labandera pa ako niyan. Sa sobrang pakikisama ko po sa kanila, hindi lang laba ang ginagawa ko sa kanila. Nililinis ko yung bahay nila. Naghuhugas ako ng plato. Kaya nga po, hindi po namin maintindihan sa lahat ng kabutihan na binigay namin sa kanya. Pinakita namin sa kanya, ganito pa yung ginawa nila sa amin. Sinaktan pa niya pati yung mga dalawang anak ko. Pati yung asawa ko. Bakit anong kasalanan namin sa kanya? Kaya gusto po namin na managot siya sa ginawa niya. Kasi hindi po makatao yung ginagawa niya eh. Anong laban namin sa kanya? Di ba? Makikita niyo. Opo, magkapitbahay po. Magkapitbahay. Anong laban naman namin sa bahay niya? Napakalaki. Bahay namin, kubo lang. Kaya po hanggang ngayon talaga, kahit hindi man siya nagpapakita ng pangaharas na, nandun pa rin po yung takot. Lalo na, siyempre, dating pulis. Di ba? Mamaya, balikan kami. Yun ang kinakatakot po talaga namin. Lalo na may mga anak kong maliliit. Di bali na lang sa amin mag-asawa. Parang ina na lang namin yung sarili namin. Pero yung sa mga anak namin, alang-alang na lang sa mga anak namin. Kaya po, pasalamat po talaga. Pero hindi po namin maintindihan talaga kung ano pong galit nila sa amin. Namantalang nung nandyan kami, nagagalit yan sa asawa niya. Sabi niya, Ate Joy, sabi niya, salamat ah. Sana dito ko na lang tumira. Kasi gawa po, nung
Emerson. Mm. Dito ka na lang tumira, sabi niya ganun, kasi nalilinis mo yung bahay namin. Sinasabi niya talaga. Sinasabi niya talaga sa amin. Ilang taon na po kayo dito nakatira sa inyong lugar, madam? Naku, ma'am, sa totoo lang, grade 6 pa lang po, nandito na po kami. Dito na po ako tumanda, wala po ako naging kaaway. Alam po yun ang kapitbahay namin. Wala po akong naging mga problema sa kapitbahay, marami po akong kaibigan. Kaya po, yun, nagulat na lang kami bakit ganyan ang turing sa amin. Sa loob ng ilang taon ninyong pagtira dito, no? Ngayon lang po kayo nakaranas ng panggugulong ganito. Lalo na, ate, ang masakit po ngayon eh, sa mga anak niyo pa. Kumbaga, anak ninyo ang nabiktima. Sabi nga namin mag-asawa eh, itali mo na kaming marahe, pagsalitaan. Huwag na huwag mo lang sasaktan ng mga anak ko. Huwag mo lang ano. Iba, masakit pagka ang ibang tao ang sasakit sa anak. Bibigyan namin siya kahit anong panalita ang ginagawa niya. Wala kami pakialam ko. Magsasara na lang kami ng pintuan. Hindi na lang namin pinapansin. Ay namin, ma'am, sa totoo lang, sa buong buhay namin at pagtira dito, halos 39 years kami, ma'am, dito eh. Wala kaming nakaaway alamin ang kapitbahay namin, lalo na sa akin. Wala silang sabi. Kaya lang, kaya nga po, hindi namin maintindihan. Yung pamilya na yan, yung site ng babae, maliit pa yung mga bata na yan. Titinda ng ulam dahil nanay-tatay niya. Magkakaayos-ayos kami, tumutulong, pagbigayang kami. Kaya tinutulungan din namin. Sila tumutulong sa amin, tumutulong din kami. Nung time na ho na yun, paano po nabiktiman ni Emerson yung mga anak ninyo? Gumagawa nga yung anak ko sa gilid ng pader, doon sa kabila. Ngayon, hinisiksik niya pa yung motor niya. Kaya kitang-kita ko, bukas yung pintuan namin, kitang-kita ko. Kasi kumukuha ko ng tools eh. Sumisigaw yung anak ko si Kenneth na sandali-sandali, ginikit-kit na pala niya. Kasi, paano makikita mo naman talaga kung nasa saan yung huso ng motor na nakolong-kolong niya? Ha? Malawak pa naman yung space para makadire-diretso lang siya. Hindi eh, kitang-kita ko na ginikit-kit niya mismo. Doon ako nagagalit. Tapos, di man lang siya nag-sorry. O hindi lang niya sinasadya. E, nilagpasan niya na yung anak ko. Doon pa ako nagagalit sa kanya. Kaya sa tulak ng damdamin bilang ama, ganun rin nasabi ko. Yun, pag bumaba siya ng motor, doon niya ako nasapak na rin. Nagagalit na rin ka sa akin. Nasaan po kayo ng mga panahon na yun? Nandyan din po. Kasi hindi po ako lumapit agad. Gawa ng, sabi ko sa mga kapatid ko, dyan lang po sa harap yun. Sabi ko, video. Siyempre po, opo, ako na ng ano, sabi ko, para may katibayan talaga yung ganun ginagawa sa atin. Video. Tapos yung nga po, nasapak na siya na yung time na yun. Opo, yung sa pagpalo naman ng kahoy, nandun ako mismo sa time na yun. Well, nakwento ninyo na to kay Sir Rafi. Ngayon, madam, sir, ano pong pakiramdam ninyo ng nakapagsampa na kayo ng kaso laban dito sa kay Emerson? Napakagaan na po sa pakiramdam na kahit paano po, syempre na parang nakikita na rin namin yung hirap justicia. Namin, yung justisya na naisampa na sa judicial po. Yung pangyayari na to ay naantay lang din namin siya lumapit. Hindi sana hantog sa mga siya na mismo. Bakit hindi siya lumalapit sa amin? Anong dahilan? Kaya lang nga namang, kaya salamat kami kay Sir Rafi, Idol Rafi, dahil na natulungan kami pag ganito para magkalibanag lang kami. Mag-usap na lang kami sa estado namin. Sir, ito po yung patunay na nakapagsampa na po kami ng kaso sa judicial po. Tungkol po ito sa pananakit sa aking mga anak. Maraming salamat po sa tulong mo. Hindi po dahil sa inyo, hindi po namin alam ang aming gagawin. Yeah. Thank you po talaga, Idol Rafi. Idol Rafi, maraming salamat po. Ito po yung pagpapala para naman sa akin na pinahin ko para kay Emerson Santillan. Si Rafi, maraming salamat sa tulong mo. Alam namin ang laki ng tinulong mo sa amin at paghihirap. Nararamdaman namin ng justisya para sa aming pamilya. Alam niyo naman na mahirap lang kami mga pamilyang ito. Ang tahimik na pamilya. Ya, Idol Rafi, saludo kami at sa tulong mo sa aking pamilya. Maraming salamat.